For number 4, the definite integral of cotangent x minus x cosecant squared x dx from 0 to pi over 2. So, yun po, dinistribute ko lang po yung definite integral sign. Then, ito pong cotangent x dx, meron na po yung integral, which is yung ln sin x. So, mamaya ko na po gagalawin yan. Ito na lang po muna tayo. Since gantong form, usually integration by parts. So, yun. Yung po natin dito is itong x. Then, derivative dx. Dx na lang. Then, v. dv natin is itong cosecant squared x dx. Bali, integral niyan is negative cotangent x. Then, proceed po sa may formula na integral ng udv equals uv minus integral ng vdu. So, copy na lang po natin ito. Integral 0 tangent x dx minus tong u na x then v na negative cotangent x minus integral of v na negative cotangent x du dx. So simplify po muna. Ayan, may pi over 2 po pala. Definite integral. Halika tangent x dx. Then, ito, negative times negative, magiging positive po. Bale, positive. X cotangent x na lang siya. Ito. Distribute. Ito po muna. Negative times positive. Then, distribute po yung negative. So, negative po ulit siya. So, yun. Kung mapapansin po natin, ito po, tsaka ito, pwede po natin i-cancel. Kasi, ano po, positive po ito, tapos ito negative, so cancel na. Magiging same lang naman po sila ng values. Bali, ang matitira na lang po is itong x, cotangent x, from pi over 2 to 0. Then, evaluate po. Bali, pi over 2 cotangent pi over 2 minus 0 cotangent 0. So, itong cotangent pi over 2 po is 0 times pi over 2 is 0. Then, itong cotangent 0 po is undefined. Kaya po, for this question po, so yan, since magiging undefined kapag sinubstitute natin yung 0 dito sa may cotangent x natin. So, applyan natin siya ng limit para makita natin kung ano ba talaga yung tunay na value. So, yan. So, copy lang yung 0 minus limit of x cotangent x approaches to 0. So, yun, pwede na lang natin gawin dito. Mag-substitute tayo ng values from left-hand limit tsaka right-hand limit. So, sa left-hand, yung mga negative, negative 0.1, negative 0.1, then sa right-hand, 0.1, then 0.001. So, upon substituting yung values approaches 0, bali, ang value na ina-approach niya is 0, diba? So, yung magiging limit niya is approaching 0.99. So, ayan. Bali, yan na yun. Yan na yung magiging value niya ngayon since yun, in-applyan natin ng limits. Then, ayan, approximate natin. So, ayan nga. Bali, ang magiging sagot dito is negative 0.99 or approximately negative 1.